Umarangkada na ang kampanya para sa municipal elections sa Espanya. Dalawang Pinoy ang tatakbo sa halalan 2023, sina Jordi Callejo sa Barcelona at Richard Lewington para sa bayan ng Oñati, Guipúzcoa. Isinilang ang 36 anyos na si Callejo sa Barcelona habang tubong Cavite ang kanyang mga magulang. Kasalukuyang nakaupo bilang konsehal ng distrito ng Raval si Callejo at tumatakbo sa ilalim ng partido ng Esquerra Republica de Catalunya o ERC. Itong apat na taon na sa pamahalan ng Barcelona, parang bagong-bago sa akin lahat, ay lagi akong tinitingnan, ay ito yung unang Pilipino dito. Eh, importante sa ating komunidad, dapat marami tayo, ay marami tayong representative sa ating pamahalan sa Barcelona. Ako ay very proud na meron tayong Pilipino na councilor ng town hall ng Barcelona. Mas madaling humingi ng tulong dahil meron tayong tumutulong sa atin. Para sa Basque Country, unang sabak naman ng British Pinoy na si Richard Lewington na tumatakbong konsehal para sa bayan ng Oñati, Guipúzcoa. Nakagisnan niya ang magkakaibang kultura dahil ang kanyang ina ay taga Batangas habang British naman ang kanyang ama. Nagtrabaho bilang nurse si Lewington bago lumipat sa Espanya noong 2007 at tumira sa Oñati ng 2 taon. I come from a wide variety of different backgrounds, so I know what it's like to be an immigrant moving to another country. And so I want to be a voice for those immigrants, for those people who are making Oñati their home, to navigate the system, because I've been there, I know what it's like. Kumakandidato si Lewington sa ilalim ng Partido Popular, o PP, para sa Konseho ng Oñati, ang natatanging Pilipino sa partido. And if I win, I would certainly be an advocate to introduce Filipino food and Filipino culture to the town. I think cross-cultural understanding is very important for anywhere, whether you're in the Philippines, Africa, India, England, to understand other cultures, it broadens the mind. Mahigit 100,000 ang bilang ng mga Pinoy sa Espanya, kabilang ang mga naturalized at dual citizens. Kaya naman, importante na may tumayong kinatawan ng mga Pinoy sa pamahalaan. At ang ganda niya na meron tayong malalapitan na kung manalo man sila at sana nga manalo sila, may posisyon sa gobyerno mismo, di ba? Hindi naman, I'm not talking about favors, but at least representation, no? Easy representation and easy access to people who will actually hold, you know, public positions in Spanish society. Malaking-malaking komunidad ang komunidad Pilipina dito sa Barcelona. Kaya dapat, napaka-importante, dapat may konsehal tayo dito. There are so many Filipinos in the country. Your politicians need to be representative of the community. And hopefully we can be doing it. Idaraos ang halalan sa May 28 na gagawin sa kabuuang 8,131 munisipalidad. Para sa TFC News, Sandra Sotelo Aboy, ABS-CBN News, Barcelona, Spain.